Alas 8 ng gabi, abala si Magdalena sa panghuhuli ng hayop mula sa mga alaga nilang nagkalat sa bakuran. Kapag nakahuli ay agad niyang dinadala ang mga ito sa loob ng bodega na yari sa matitibay na kahoy. Nasa likod ng bahay ang bodegang ipinatayo nila. Ginawa niya itong imbakan ng kung ano-anong lumang gamit. Nakatali ang mga paa ng hayop para hindi ito makatakas. Matapos niyang ilapag sa lupa ang isang barakong baboy na nakatali ang mga paa at muso, napatingin siya sa isang haligi ng bodega. Nasa gitna ng kubo ang haliging ito mula sa katawan ng malaking puno. Pinasadya nilang ibaon ang kahoy na yun sa lupa nang may kalaliman upang maging matibay at hindi basta-basta mabubunot. Nakatali sa haliging yun ang isang matandang babae. Tangi ang dalawang kamay lang ng matanda ang hindi nakatali upang malayang maigalaw ang mga ito. Mahaba ang kulot na buhok ng matanda na halos tumakip na sa mukha nito. Gula-gulanit ang suot nitong damit. Garalgal ang boses ng matanda at bawat pagsasalita ay may kasamang pag-angil. Apo, hilapit mo na sa akin ang pagkain na yan. Naglalaway na ako. Kuwakalam na ang sikmura ko. Huwag mo na akong bitinin. Lola, magtiis ka pa ng konting oras. Masyado pang maaga. Baka maubos ang lahat ng alaga nating hayop. Sa susunod na mga gabi, wala na akong ipapakain sa'yo. Alalahanin mong ang mga hayop. Hindi oras-oras nanganganak. Mahirap magparami. Pasensya ka na, apo ko. Nagiging pabigat na ako sa'yo. Hindi mo dapat nararanasan ang ganito. Ang sumpa ng ating pamilya, hindi mo na dapat nasasaksihan pa. Pero naabutan mo pa rin. Ilang beses na akong nagtangkang magpakamatay. Pero nagagawa ko pa rin pagalingin ang sarili ko. Sinubukan ko rin gutumin ang sarili ko. Pero lalo lang akong nagiging mabagsik. Hindi ako pwedeng makuto. Dahil kapag nangyayari yon, hindi na ako nasisiyahan sa karnilang ng hayop. Pero isinusumpa ko ang araw na yon, nang dahil sa kagutuman ko, nagawa kong kainin ng lolo mo. Hindi ko yun ginusto. Pinagsisisihan ko ang lahat ng yun. Mahal na mahal ko ang lolo mo. Pero nangyari yun dahil nasabik ako sa karni ng tao. Hindi ko malilimutan ang sandaling yun. Nang may masmasan ako, malinis na buto na lang niyang hawak-hawak ko. Ayoko nang mangyari ulit yun, apo ko. Lalong ayokong dumating ang araw na ikaw naman ang maging biktima ko. Lalong hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Hindi ko kakayanin. Mahal na mahal kita, apo. Hindi na kumibo si Magdalena. Dinampot niya ang manok na nakatali at inilagay sa harapan ng matanda. Ano to? Binibigyan mo na ako ng pagkain? Pwede na ba akong kumain na po? Kumain na po kayo, Lola. Mas okay nga siguro na kumain ka na lang kaysa naman magdrama ka pa dyan. Nauumay na po ako sa paulit-ulit mong kwento tungkol kay Lolo. Kalimutan nyo na po ang nakaraan. Hindi ka naman sinisisi ni Lolo. Alam ko pong napatawad ka na niya. Salamat po ko. Ay, napakabuti mong bata na hindi ko narinig sa iyong panunumbat. Hindi ka nasuklam sa akin. Tinanggap mo ko kahit aswang ako. Kaya lalo akong nakukonsensya
sa mga ginagawa ko. Wala ka naman talagang kasalanan, Lola. Nilikha naman talagang hayo para kainin. Magkakaiba lang tayo ng paraan. Buhay mong kinakain ang mga hayo, habang kami naman ang mga normal na tao ay niluluto muna. Pero pare-pareho naman tayong kumakain ng mga hayo. Wala namang pinagkaiba, di ba? Pwede ka rin naman talagang kumain ng tao kung tutuusin. Ang mga tao kasi, uri din naman ang hayo. E di ba nga, may cannibal na tinatawag? Meron lang kasing batas sa mga tao. Dahil sako pa rin naman ang batas sa mga aswang. Dahil tao pa rin naman, kaya nagiging bawal. Pero kapag gusto mong kumain ng tao, unahin mo kaya yung magaling mong anak. Natigilan ang matandang babae habang kinakain ang manok nang marinig ang huling sinabi ni Magdalena. Kalit ka pa rin ba sa tatay mo? Tatay? Wala akong tatay! Sino ba naman ang matutuwa sa taong kinahasa ang sariling anak? Mahina pa ang loob ko dati, kaya hindi ako natutong lumaban. Pero ngayon, oras na bumalik siya sa lugar na ito, iririgalo ko siya sa iyo para maging pagkain mo. Dapat tibayan mo ang loob mo. Siguro hindi ka na mag-iisip noon, Lola, kasi gugutuming kita ng gusto. Magdalena, kahit ano pagkasalanan sa'yo ng tatay mo, ama mo pa rin siya. Huwag kang gagawa ng masama laban sa kanya. Umalis siya dahil sisingsisi siya sa mga kasalanan niya sa'yo. Halos isumpa niya ang sarili niya. Pero sinira niya ang buhay ko, Lola! Sinira niya ang pagkababae ko! Kung nasira man ang buhay niya, deserve niya yun! Pero oras na bumalik siya rito, ako ang magpaparusa sa kanya. Hindi sapat ang pagsumpa niya sa sarili niya. Dapat maranasan niya ang nararanasan kong hirap! Hindi nakakibo ang matanda. Tumahimik na rin si Magdalena sa pagsasalita. Isa-isa niyang inilagay sa harapan ng kanyang lola ang mga hayop na hinuli niya para maging pagkain nito ng buong gabi. Sapat na po siguro ang mga hayop na ito para sa pagkain niyo buong gabi. Kapag naubos ito, huwag kayong tatakas. Matatapos din naman ang kagutuman niyo kapag sumikat na ang araw. Patutulog na po ako. Hindi na nilingon ni Magdalena ang kanyang lola hanggang sa lumabas siya ng bodega. Diretso siyang pumasok sa kanilang bahay. Pumasok siya sa banyo at binasa ng tubig ang katawan. Naalala naman niya ang galit sa sariling ama dahil sa ginawa nitong pang-aabuso. Kinuha niya ang bimpo at ibinalot doon ang sabon. Saka ay kinusko sa kanyang braso at liig. Hindi niya na magawang pigilan ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Kahit anong liko ko, kahit anong linis ko sa katawan ko, di pa rin malis ang ginawa mo sa akin. Pinaboy mo ako. Pinaboy mo ang sarili mong anak. Tapos tatakas ka lang. Mabubuhay kang masaya sa bagong pamilya. Ano ka? Siniswerte. Darating ang araw, babalik ka rin. Ipaparanas ko sa iyong nararanasan ko ngayon. Kinasusuklaman kita sa dami ng lalaki. Ikaw pa talaga! Walang iyo ka! Tinigilan na lang ni Magdalena ang pananakit sa sarili nang makitang namumula na ang kanyang mga balat. Tinapos niya ang paliligo at saka natulog. Kinabukasan, nagising siya dahil naririnig niya ang mga nagwawalis sa bakuran.
Dali-dali siyang lumabas ng kwarto at sumilip sa bintana. Nakita niya ang kanyang lola na masiglang winawalis ang mga tuyong dahon. Napakunot ang kanyang noo at nag-isip. Pagkatapos ay bumaba siya ng bahay para kausapin ang matanda. Tumakas ka kagabi? Natigilan ang matanda at pautal-utal na sumagot. Ay, kukuan. Ay, umaga na. Kinalagan ko na ang sarili ko kanina. Medyo kasi tumataghali na ako. Naisip kong baka napasarap ang tulog mo. Ayaw na kitang istorbohin, apo. Hindi na sumagot si Magdalena. Sa halip ay pinunta niya ang mga alagang hayop. Binilang niya isa-isa ang mga ito. Sumunod naman ang matanda sa kanya. Kahit wala pang sinasabi ang dalaga, nagpaliwanag na ang matanda. Dalawa lang ang ibinawas ko, apo. Bilog ang buwan kagabi. Alam mo naman, kapag bilog ang buwan, malakas akong magutom. Dalawa lang? Dalawang malaking baboy, Lola! Yung mga inahin pa talagang kinain mo? Yung isa doon, buntis! Paano kung 10 anak nun? Di 12 lahat ng nakain mong pasobra. Paano dadami ang alaga natin kung kumakain ka ng sobra? Mag-diet ka naman! 4 lang naman ang biik sa loob ng tiyanong buntis na baboy, apo. Huwag ka nang magalit sa lola. Magsisipag naman ako. Pakakainin ko sila ng madami para maging malusog. Ay naku, Lola, sumasakit ang ulo ko sa'yo. Wala ka nang ang ibang pinapakiramdaman kundi ang tiyan mo. Hayaan niyo na nga po. Wala na rin naman tayong magagawa kung nasa tiyan mo na yung mga baboy. Kahit naman po ipaluwa ko pa yan sa inyo, wala na, hindi na yan mabubuhay. Ang mahalaga, hindi ka ho ng biktima ng tao kagabi. Dahinto ang pagtatalo ng dalawa nang marinig ang pagtawag ng isang lalaking paparating. Malayo pa lang ito, isinisigaw na ang pangalan ni Magdalena. Oh, ay si Peter yun, apo. Harapin mo na. Ay mabait ang batang yun. Palagi mo nalang pinagtataguan o di kaya isinusungitan. Huwag kang mag-alala sa akin. Iboto ako sa kanya. Sabihin mo po umalis ako. Ayoko po siyang kausapin. Pare-pareho lang naman ang mga lalaki. Katawan lang ang habol nila sa babae. Ay, hindi ganon. Magkakaiba sila. Ang lolo mo nga ay sobrang maginoo. At saka... Hindi na natapos ng matanda ang sinasabi dahil wala na sa tabi niya si Magdalena. Siya na lang ang humarap sa binatang si Peter. Nang makalapit ito, ay... Nako, apo! May toyo na naman si Magda ngayon. Balik ka na lang sa susunod na araw. Pasensya ka na, ha? Nako, wala po yun, Lola. Dumaan lang po ako kasi gusto ko sanang ibigay sa kanya itong mga prutas. Galing po ako sa pwesto ni Mama sa palengke. Nakita ko, marami siyang bagong dating na prutas kaya nagdala ako. Pakibigay na lang po sa kanya. Napakabait mo talaga, Peter. Huwag mo sanang pagsasawaan na suyuin ang apo ko, ha? Darating ang araw, lalambot din ang puso niya para sa'yo. Lola, kahit hindi niyo naman po sabihin sa akin yan. Magtsatsaga ho talaga ako hanggang sa makuha ko yung matamis na oo ni Magdalena. Natural lang naman po na maging masungit at mailap siya. Ang ganda-ganda niya pa naman. Kung mabait po siya at paniwalain, baka kung sino-sino ang lalaking dumaan sa buhay niya. Kaya, napakaswerte ko po talaga. Dinaan na lang ng dalawa sa biruan at tawanan ang usapan. Inaya ng matanda si Peter sa terasa upang doon ay makapag-usap sila. Maalagain ang binata, kaya tuwang-tuwa ang matanda sa kanya. Ipinagbalat siya nito ng orange habang nagkukwentuhan. Naupo naman ang matanda sa kanyang tumba-tumba
Habang kinakain ang matamis na prutas, nanahimik ang dalawa nang may humintong magarang kotse sa tapat ng bahay. Lola, may bisita ka po bang darating? Parang kilala ko ang kotse na yun eh. Hindi ko sila iniimbitahan dito. Eh ano kayang sadya ni Julio? Yun, sabi ko na nga ba, kilala ko ang kotse na yan. Sabi ko na, kotse nung matapobring mayaman dito sa atin. Ay, ano kaya kailangan niya? Titig na titig ang dalawa sa magarang kotse hanggang sa lumabas na ng sasakyan ang may-ari nitong si Don Julio. Diretsong naglakad papasok ng bakuran ang lalaki at walang kaabog-abog na kinausap ang matanda nang makalapit ito. Kumusta, Lola Zenaida? Maayos pa ba ang pagtira mo rito sa maliit at lumang barong-barong? Mukhang wala ka na talagang pera, no? Hindi mo na nagagawang papinturahan ang bahay mo. Tignan mo, kinakain na mga lumot ang dingding. Hindi mo ba alam na nakakapresko ang mga lumot? Pinapalamig nito ang temperatura sa loob ng bahay. Saka pinatitibay nito ang simento. Tignan mo, ang tagal na ng bahay ko na ito. Pero hindi pa rin nagigiba kahit pa may malakas na bagyo. Ano nga palang sadya mo, Don Julio? Para namang hindi mo alam ang ipinunta ko dito. Minsan lang akong dumalaw kapag may nakalimot na. Kukumusay ko lang naman ang napag-usapan natin tungkol sa utang ng pamilya mo. Kailan ka ba magbabayad uli? Nasa'yo na ang kalahati ng lupain ko. Ang mga ani naman mula sa mga pananim sa natira kong lupa. Sa natitira kong lupa ay may porsyento ka rin. Hindi ba ang usapan natin ay ganoon lamang? Ano't na parito ka at naniningil? O nga pala. Hindi ako nakadaan dito ng isang araw. Kaya hindi ko nasabi sa'yo. Na-compute ko na ang lahat ng dapat mong pagbayaran. Napaisip lang ako kung makapagbabayad ka pa ba ng pagkakautang. Batanda ka na. Tingnan mo ang itsura mo. Payat na at uugot-ugot. Kung hindi dahil sa inuupuan mong tumba-tumba, baka tuluyan ka nang natumba sa lupa. Mukhang isang bulate na lang ang kailangang pumirma kay kamatayan para sunduin ka niya. Paano kung bukas ay makipagkasundo na kay kamatayan ang bulating yun? Aba, maiiwan ang utang mo. Sino ang magbabayad sa akin? Wala naman ang anak mong magaling na si Dante. Kaya naisip ko, para matapos na ang problema nating dalawa, ibigay mo na sa akin ang natitira mo pang lupain. Tapos kalilimutan ko na ang pagkakautang mo. Ano? Ay, hindi ako papayag sa ganon. Makapagbabayad ako, pero hindi mo pwedeng kunin ang natitira kong ari-arian. Para yun sa nag-iisa kong apo. Dahil sa kasakiman ng ugali ng mayamang lalaki, ay hindi na napigilan pa ni Peter ang sumabat sa usapan ng dalawa. Napakasama naman ninyo. Nagbabayad naman sila ng napagkasunduan ninyo ah. Eh bakit kailangan nyo maggipit ng ganyan? Oh, nandito pala ang anak na nagtitinda ng mga prutas. Bukang hindi ka naturuan ng magandang asa lang nanay mo. Di ba niya nasabi na masama ang sumabat sa usapan ng iba? Bueno, kung hindi mo naiintindihan ang sinabi ko kanina, uulitin ko. Ang pagpapasya ko ay para din naman sa kanila. Para makapagbayad sila ng pagkakautang. Bilang pakonsuelo, hindi ko na isasama pa ang lupang kinatitirika ng bahay na ito. Para naman may maiwan pa rin sa kanila. O di ba? Mabuting tao na ako noon. O saan ka pa, Peter? Nagpapakita na ako ng awa. Anong klaseng pagpapakita yon? Sakim ka na rin. Halos lahat ng mga lupa ng taga rito kinamkam nyo na. Hindi ka pa rin nagiging masaya? Maintindihan mo rin ang ginagawa kong ito. Bata ka pa. Ilang taon ka palang ba ngayon? Wala ka pang alam sa pagdinegosyo. O maasa ka pa rin kasi sa pera na magulang mo. Balang araw, magiging subdivision ang buong lugar na ito.
Ang mga bukit at taniman ay magiging magarang mga bahay na yan. Ibenta nyo na rin ang mga lupa nyo. Kasi kailangan ko ito. Eh kung ganun din lang naman, bakit hindi pa ngayon para mapakinabangan agad ang pera? Kagaya ni Tandang Sinayda, mamamatay na lang siya. Pero hindi pa nakararanas sa magarang buhay. Hey! Habang nag-uusap sila, sumagad naman ang galit ni Magdalena. Nasa kwarto siya, pero dinig na dinig niya ang usapan ng mga ito. Lumabas siya para sumabat sa kanilang usapan. Hindi ba ang utang ng lola ko ay matagal ng bayad? Dahil ibinigay niya ng kalahati ng lupain namin. Ang natitirang utang na sinasabi mo ay hindi utang ng lola ko. Utang yon ng lalaking nagngangalang Dante. Bakit hindi siyang hagilapin mo para singilin? Siya naman ang tumakbo dun sa pera noong umalis siya. Tapos kaming sisingilin mo? Wala na siyang mamanahin dito. Dahil matagal na siyang itinakwil. Kaya wala ka nang aasahan pa sa amin. Hindi kami ang magbabayad ng perang itinakbo niya. Hindi na sumagot si Don Julio sa sinabi ni Magdalena. Sa halip ay sinuyod niya ng tingin ang dalaga. Mula paa hanggang ulo nito. Nagtanggal pa siya ng salamin sa mga mata upang makita ng maayos ang kagandahan ng dalaga. Palaging agaw pansin ang kagandahan ni Magdalena dahil kutis porsila na ito. Mahaba ang unat at itim nitong buhok, matangos ang ilong, at may pagkasingkit naman ang mga mata na minanapa niya sa kanyang lolo. Kinilabutan si Magdalena dahil sa paghagod ng tingin sa kanya ng lalaki. Naikuyom niya ng patago ang kanyang kamao. Ito ba ang naiwang anak ni Dante? Akalain mo nga naman, lumaking magandang bata ito, hana? Hindi nagbana sa ama. Mukhang nagbana sa lolo niya. Sige, ganito na lang. Total ayaw niyong ipambayad ang natitira niyong lupa. Itong batang ito ang magbabayad sa akin. Mas okay siguro yon, di ba? Sabay na umalma sina Lola Sinayda at Peter sa sinabi ng lalaki. Ayaw niyo pa rin. Pagtatrabahuhin ko lang naman sa mansyon ko ang batang ito hanggang sa makabayad ng utang. Total, ama naman niya ang umutang ng malaking halaga. E di ang anak niya magbayad dahil tumakas naman ang ama niya. Hindi ko siya ama. Hindi niya ako anak. Wala akong pakialam sa kanya, lalo na sa utang niya. Naningkit ang mga mata ni Don Julio. Tumahimik siya. Nagtimpi ng galit ang lalaki. Nang hindi siya makapagpigil, marahas niyang hinablot sa braso si Magdalena at kinaladkad ito. Kayo ang mamili ngayon kung gusto niyong mabawi ang batang ito. Dalhin niyo sa akin ang titulo ng lupa. Kung ayaw niyo naman, siya ang magbabayad ng utang sa akin ng ama niya. Bitiwin mo ko! Hindi ako sasama sa iyo! Wala akong utang na dapat bayaran! Kaagad namang humabol si Peter para iligtas si Magdalena. Pero nang makalapit, ay malakas na suntok ang natanggap niya mula sa mayamang mata pobre. Susugod pa sana si Peter, pero hinawakan na siya ng dalawang lalaking tauhan ni Don Julio. Binitiwan lamang siya nang makasakay na ng kotse ang lalaki at si Magdalena. Magda! Ibaba niyo si Magda! Huwag niyo siyang dadalhin! Walang hiya ka talaga! Ibaba mo siya! Magda! Pupunta kita sa mansyon! Susunduin kita doon! Hintayin mo ako! Binuksan ni Don Julio ang bintana ng kotse para kausapin si Peter. Pagpunta mo sa bahay, tiyakin mo lang na dala mo ang titulo ng lupa. Tsaka bakit ka ba nagkakaganyan? Magtatrabaho lang naman si Magdalena sa bahay ko. Mas okay siya doon kaysa naman sa bukid o di kayo mag-alaga ng hayop. Mas gaganda pa siya sa mansyon. Makaasta kayo para bang ibebenta na ang organ ni Magdalena sa mga sindikato. Panay ang pagwawala ni Magdalena. Nagpupumili siyang lumabas ng sasakyan dahil sa inis ni Don Julio.
Sinigawan siya nito, dahilan ng kanyang pananahimik. Tumigil ka nga! Ano bang ikinatatakot mo sa mansyon? Mga tao rin naman ang mga nandun. Hindi naman kami kumakain ng tao. Kapag hindi ka tumigil, patutulugin kita nang hindi nagdaan sa antok! Kung hindi mo ako pauuwiin mamayang gabi, hindi na kayo aabutan ng buhay bukas! Dapat ba akong matakot sa pagbabanta mo? Ano bang dapat kong katakutan sa iyo at sa pamilya mo? Wala nga kayong kahit na ano. Sa akin kayo dapat matakot. Dahil lahat ay meron ako. Kaya kapag sinabi kong tumahimik ka, tumahimik ka! Hindi na nakakibo si Magdalena. Hindi na siya nakipagtalo pa sa lalaki. Hindi rin naman niya pwedeng ipaggalat na aswang ang lola niya. At kapag hindi siya pinakawalan nito bago sumapit ang dilim, alam niyang susugod ang kanyang lola para iligtas siya. Pagdating sa mansyon, isinama siya ni Don Julio sa opisina nito para doon pag-usapan ang pagtatrabaho niya. Ipinakita pa sa kanya ng lalaki ang listahan ng kanilang pagkakautang na kailangan niyang bayaran. Naruroon pa rin ang halaga ng buhanan niyang sahod at kung ilang taon ang gugugulin niya sa pagtatrabaho sa mansyon hanggang matapos niyang bayaran ang utang. Bakit mo ba ipinipilit sa akin na bayaran ang utang ng lalaking yon? Hindi ko naman siya kaano-ano! Ang laki ng galit mo sa ama mo. Ano bang nagawa niya sa'yo? Hiniwalayan niya ba ang nanay mo? Iniwan ka at bumulang siya ng sariling pamilya? Yun lang? Wala ka nang pakisa kung anong dahilan ng galit ko sa kanya. Basta hindi ko babayaran ang utang niya! Gusto ko ang matapang na babaeng kagaya mo. Pababaitin kita ng konti. Kapag nakuha ko na ang natitira ninyong lupa, isasama ko pa ang pinagkakatirikan ng bahay niyo. Saan na kayo pupulote ng lola mo? Paano na kayo mabubuhay? Pero kapag magtatrabaho ka rito, mababayaran mo ang utang, may lupa ka pa. Babayaran ko ang ibang trabaho ang ipinagagawa ko sa iyo na hindi sakop ng trabaho mo dito sa mansyon. Mukha ka namang matalino. Palagay ko malaki ang maitutulong mo sa negosyo ko. Kaya magkakaroon ka ng extra income. Hindi ka pa rin papayag. Mamili ka. Ayaw ko nang pinatatagal ang usapin. Mabait pa ako sa lagay na ito dahil binibigyan kita ng pagpipilian. Pasalamat ka at maganda ka! Napalunok ng laway si Magdalena nang marinig ang huling sinabi ng lalaki. Iba ang dating sa kanya ng mga salitang iyon. Ilang minuto ring nag-isip si Magdalena. Inisip niyang hindi pwedeng mawala ang lupa nila dahil hindi na sila makakapag-alaga ng mga hayop. Yun lang ang pagkain ng kanyang lola para maibsan ang gutom nito sa pagiging aswang. Kapag wala nang makakain na hayop ang lola niya, tsak mambibiktima na ito ng mga tao bukod doon. Nagustuhan niya na rin ang alok ng lalaki. Gusto niyang matuto sa pagninegosyo. May isa lang akong kondisyon. Ikaw pa talaga itong nagbigay ng kondisyon. Iba ka talaga. Sige, sabihin mo. Doon ako sa bahay matutulog kapag gabi. Ayoko mag-stay in dito. Walang kasamang lola ko sa bahay. Patindahan niyo yun. Baka naman may habag ka pang natitira. Sige, yun lang naman pala eh. Pero kapag namatay ang lola mo at hindi ka pa nakakatapos magbayad ng utang, dito ka natitira sa mansyon hanggang makabayad ka. Yan din ang kondisyon ko. Pagkatapos sabihin iyon ng lalaki, tumayo na sa pagkakaupo si Magdalena. Sige, uuwi na ako. Bukas na lang ako babalik. Kailangan ko munang makausap ang lola ko para mapanatag siya. Alam mo na, matanda na yon. Baka may gawing hindi maganda. Hindi niya na hinintay ang sagot ng lalaki. Lumabas na siya ng silid at tuloy-tuloy na lumabas sa mansyon. Napakalaki ng mansyon, pati ang bakuran nito. Kung kaya't sa paglabas pa lang ay nangawit na siya sa paglalakad.
Habang palabas ng bakuran ay panay ang tingin ni Magdalena sa paligid. Inalam niya kung gaano katindi ang seguridad ng tinitirhan ng mayamang pamilya. Hindi naman pala mahirap pasukin ang lugar na ito, lalo kapag aswang ka. May aso sila, pero lamantyan din naman yan ang lola ko. Ay nako, wala naman palang nakakatakot dito. Pag nagkataon, kami pa ang dapat nilang katakutan. Kaya dapat, magpakabait sila sa amin. Pagkalabas niya sa malaki at magarang gate, naruroon na si Peter kadarating lang nito sa kain ng kanyang tricycle at kasama pa si Lola Sinayda. Magda! Ano? Sinaktan ka ba ng mata pobreng yun? Kumusta ka? Sobrang nag-alala ako sa iyo eh. Ayos lang ako. Bakit pa ba kayo nagpunta dito? Hindi ko mahihintay ang gabi, apo ko. Alam kong masama ang ugali ng lalaking yon. Kaya nag-alala ko. Nakipagkasundo ka ba sa kanya? Tinala ko na ang titulo ng lupa. Mas mahalaga ka sa akin kaysa sa lupain natin. Lola, hindi ko ibibigay sa kanya ang lupa natin. Pumayag ka sa kagustuhan niyang manilbihan sa kanila. Aalipinin ka ng mga yon. Hindi po ako papayag. May kasunduan na kami. Kaya ayos na po ang usapan namin. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Talagang magtatrabaho ka dito sa mansyon? Mag-isip kang mabuti, Magda. Ang daming umaalis sa mansyon dahil sa masamang ugali niya. Pero ikaw, hindi ka basta-basta makakaalis dahil malaki ang pagkakautang ninyo. Hindi ka napakakawalan pa ni Don Julio. Bahala na, Peter. Basta, hindi pwedeng mawala ang natitirang lupa namin. Yun na lang ang naiwan sa amin. Sana kami pupulutin kapag nawala yun. E di magpakasal na tayo. Sa bahay na kayo tumira. Pwede ba, Peter? Lalo mong pinapainit ang ulo ko. Umuwi na nga tayo. Kinagabihan, tahimik na kumain ang maglola. Nasa magkabilang dulo sila ng mahabang lamesa. Sinadya nilang maglayo dahil magkaiba ang kinakain nila. Dahil sa pagiging aswang ng matanda, nasanay na si Magdalena sa mga buhay na hayop na kinakain ng kanyang lola. Hindi marahas ang lola niya kapag hindi bilog ang buwan. Kaya nagsasabay sila sa hapunan. Napatingin si Magdalena sa matandang babae nang bigla itong huminto sa pagkain sa hawak nitong manok. Nagpakawala ito ng malalim na buntong hininga dahil sa kung anong iniisip na kaagad namang nabasa ni Magdalena. Lola, hindi mo pa pwedeng kainin ang ugaling hayop na lalaking yon. May puso naman siya kahit papano kesa sa asawa niyong walang kinikilala kundi ang pera. Kapag namatay si Don Julio, mas lalo tayong gigipitin ang asawa niya. Hindi yun nagbibigay ng mga kondisyon at pangalawang pagkakataon. Kapag nakapagbayad na tayo sa kanila, hahayaan na kitang malamnan ng karni ng tao ang sikmura mo. Subukan lang nilang apihin ka sa mansyon. May kalalagyan sila sa akin. Kapag nandoon ka po, huwag na huwag kang maglilihim sa akin. Hindi ako papayag na masaktan ka doon. Kaya ko pong sarili ko, Lola. Huwag ka pong mag-alala. Kinabukasan, nang magsimula na si Magdalena sa pagtatrabaho sa mansyon, naging maayos naman ang unang araw niya doon. Dahil palaging wala doon ang kanilang amo, madalas mag-out of town ang mga ito dahil sa negosyo. Mahilig ding mamasyal sa ibang bansa ang asawa ni Don Julio, kaya mas nagiging amo pa ang mayordoma. Ang mga anak naman ng mag-asawa ay palaging tumatambay sa bahay ng kanilang mga kaibigan. Paminsan-minsan ay nagsasama ang mga ito ng mga kaibigan sa mansyon. Pero mas madalas pa rin ang gumala. Nasa ibang bansa si Doña Claridad ng ilang linggo.
Mula nang umalis ito ay napansin ni Magdalena ang pagbabago sa kilos ni Don Julio. Hindi na ito gaanong umaalis sa bahay. At panay na lang ang tawag sa telepono sa mga transaksyong ginagawa nito sa negosyo. Isang tanghali, sinabihan si Magdalena ng kasama niyang kasambahay na pinapupunta raw siya ni Don Julio sa opisina nito. Malakas ang kabog ng dibdib ni Magdalena nang magtungo ito sa opisina. Kumatok siya ng ilang beses bago pumasok. May kausap pa sa telepono ang lalaki nang maabutan niya ito. Pero sinenyasan niya ito na maupo sa upuan sa harap ng kanyang lamesa. Naghintay siya roon hanggang sa matapos sa pakikipag-usap ang lalaki. Natatandaan mo ba ang sinabi ko sa iyong extra income? Bungad na tanong ng lalaki sa kanya. Tinanguan niya lamang ito. Nakalim ang sekretarya ko. Di niya nagagawa ang iniutos ko sa kanya. Kaya ikaw ang paggagawin ko naman ngayon. Ano po yun? Madali ka naman pumikap, di ba? Dalhin mo ang envelope na ito sa nakalagay na address. Pagkatapos ay may ibibigay siyang box sa iyo. Dalhin mo sa akin, pero hindi dito. May pupuntaan kasi ako meeting. Dadaan ako sa plaza. Doon mo ibigay sa akin. Ipinaliwanag ni Don Julio ang lahat ng gagawin ni Magdalena. Nang maintindihan niya ito, pinayagan na siyang umalis para puntahan ang address. Pagkatapos ay nagkita nga sila sa plaza. Nakaparada ang sasakyan ni Don Julio sa gilid ng plaza. Kaagad niya namang pinuntahan. Pinapasok siya sa loob at sinabing ihahatid siya sa mansyon at dadaan din naman doon ang lalaki upang kunin ang nakalimutang bagay. Nagsimula nang magtaka si Magdalena dahil yun ang unang beses na umalis ang kanyang amo na walang kasamang driver. Panay ang tingin niya sa daan. Kinakabahan siya sa pagkaseryoso ng lalaki. Maya-maya pa'y napansin niyang nag-iba ng ruta ang sasakyan nila. Don Julio, saan na ho tayo pupunta? Ibang daan na po ito. Nagbago na ang isip ko. Mamaya na tayo umuwi. Sumama ka muna sa akin sa pupunta ko. Saan po? Sa meeting. Medyo alanganin na kasi ako sa oras. Kapag negosyante ka, mas malaga ang oras kaysa sa ibang bagay. Hindi mo pwedeng paghintayin ang kausap mo. Panay ang sulyap ni Magdalena sa rear view mirror ng sasakyan para makita ang mukha ng lalaki. Nakaupo siya sa likuran at tanging nakikita niya lang ay ang malikot na mga kamay ng lalaki. Tila hindi ito mapakali, dahilan para baluti ng kaba si Magdalena. Nang makita niya ang mukha ng lalaki sa salamin, doon niya na lamang hinahagod na pala siya nito ng tingin. Pakiramdam niya, hinuhubaran siya ng tingin ng kanyang amo. Umiwas siya ng tingin para maibsan ang kaba. Pero lalong lumala nang makita niyang hindi na kalsada ang tinatahak na daan ng kanilang sasakyan. Pumasok na sila sa magubat na lugar. Kinausap niya ang lalaki at hindi siya nagpakita ng takot at kaba. Don Julio, dito ba talaga ang meeting place niyo? Mukhang naliligaw na tayo. Ibalik niyo na lang po ang sasakyan. O kaya naman, ibaba niyo na po ako. Kayo na lang po ang tumuloy sa meeting. Uuwi na lang po ako. Kaya ko pang lakarin ng daan pabalik. Hindi na kumibo pa ang lalaki na mas lalong ikinabahala ni Magda. Kinapa niya na ang maliit na kutsilyong itinatago niya sa kanyang bulsa. Palagi niya itong dala-dala kahit saan man siya magpunta. Hinawakan niya iyon ng mahigpit. Inihanda ang sarili sa pagtatanggol nito mula sa kung anumang masamang balak ng kanyang amo. Matapos ang ilan pang sandali, inihinto na ni Don Julio ang sasakyan. May titingnan lang ako rito.
Samahan mo muna ako. May ipakikita ko sa'yo. Kailan lang kasi ay nabili ko ang lupa na ito. Bala kong ipagawang resort. Ano sa tingin mo? Hindi na sumagot si Magdalena. Mabilis niyang hinawakan ang pinto ng sasakyan. Pilit niya itong binubuksan para makalabas. Pero hindi niya na nagawa pa dahil nakalak na ang mga iyon. Buksan mo itong pinto! Uuwi na ako! Huwag kang bastos! Pag-uusapan natin kung paano ka makakabayad sa utang ninyo ng mabilis! Ayaw mo ba? Nakaisip na ako ng paraan. Di bali nang magbayad ako ng habang buhay kaysa sa mabilis ang hindi ko namang gugustuhin. Pababain mo na ako dito. Buksan mo ang pinto! Sige! Sa labas tayo mag-usap kung ganon! Naunang bumaba ang lalaki sa sasakyan. Sinundan pa ni Magdalena ang tingin kung ano ang gagawin nito. Nang makita niyang papalapit na ito sa kanyang pwesto, inunahan niya na ito. Mabilis siyang lumabas ng sasakyan at binalak na tumakbo para makalayo. Pero kaagad na nahuwakan ng lalaki ang mahaba niyang buhok. Hinablot siya nito at marahas na isinandal sa sasakyan. Nagwawala si Magdalena habang nagsisisigaw ng tulong. Inilabas niya na rin ang kutsilyo. Itinusok sa lalaki. Pero tinawanan lamang siya nito. Malakas din si Don Julio. Nagawa nitong agyawin ang patalim kay Magdalena. Saka itinapon sa malayo. Pag-usapan natin ang mabilis na paraan ang pagbabayad mo ng utang. Aarte ka pa! Dapat ka nakikiusap ka! Maganda ka! Sayang ang ganda mo kung hindi mo lang naman pakikinabangan. Sumigaw ka hanggat gusto mo! Pag-aari ko ang lugar na ito, walang makaririnig sa'yo! Bitiwan mo ko! Hayop ka! Wala kang makukuha sa akin! Bitiwan mo ko! Nakipaglaban si Magda sa lalaki. Pero dahil malakas ito sa kanya, nagawa nitong kunin ang gusto niya. Paulit-ulit siya nitong hinalay hanggang mapagod ang lalaki. Hindi na nakagalaw si Magdalena mula sa pagkakaratay niya sa lupang ginagapang ng maliit na damo. Panay ang tulo ng luha niya, pero galit lang ang natira niyang emosyon ng mga sandaling iyon. Naramdaman niya ang pagbagsak ng damit niya sa kanyang katawan nang ihagis ito ni Don Julio. Magbihis ka. Tapos pag-uusapan natin ang kabawasan sa utang mo. Mas mapapabilis ang pagbabayad mo ng utang kapag hindi ka nanlaban. O hindi ba mas okay yun? At kapag natuwa ako sa'yo, baka bigyan pa kita ng reward. Kaya sa susunod, magiging mabait ka lang, ha? Pero mas gusto ko rin naman yung nanlalaban. Ah, bakit nga pala nang laban ka? Hindi ka naman pala berhen. Sinong nakauna sa'yo? Yung Peter na yun? Lalong nagdilim ang paningin ni Magdalena sa lalaki. Dali-dali siyang dumampot ng bato. Pinukpok yun kay Don Julio. Pero tumama ito sa likod. Uulitin pa sana niya. Pero sinampal siya nito ng malakas. Siraulo ka! Papatayin mo ba ako? Mas mahihirapang ka! Galit na galit si Magdalena. Dinaan na lamang niya ito sa pagsisigaw. Paulit-ulit niyang pinagbababato ang lalaki. Pero dahil naiinis na ito sa kanya, iniwan siya nito sa gubat na mag-isa. Gulong-gulo ang isip ni Magdalena. Buong gabi siyang naroon sa gubat na yon. Hindi siya umuwi. Nawalan siya ng pag-asang mabuhay. Naisipan niyang gumanti. Pero umalingaw-ngaw sa isip niya ang huling pagbabanta ni Don Julio. Sinabihan siya nito na kapag ipinaalam sa lahat ang ginawang pangahalay, mga mahal niya sa buhay ang babalikan ng lalaki. Pinalipas si Magdalena ang isang araw at gabi sa gubat bago umuwi sa kanila.
Laking pagtataka niya dahil sobrang dilim ng kanilang bahay nang umuwi siya. Mabilis siyang pumasok ng bahay nila. Binalot siya ng kaba at pag-aalala sa kanyang lola. Lola! 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 Sinuyod niya ang buong bahay para hanapin ang matanda. Nakita niyang namamaluktot ito sa higaan sa sarili nitong kwarto. Lola! Ano pong nangyayari sa inyo? May sakit ka ba? Kumain ka na ba? Nagugutom ka? O baka nasobrang ka sa pagkain? Anong nangyayari sa'yo? Hinaplos niya ang noonang matanda. Mainit ito dahil mataas ang lagnat. Nasa anyong aswang ang lola niya. Pilit na inaabot ng mahabang dila ang likod nito. Bakit lola? Anong nangyayari? Tiningnan ni Magdalena ang likod ng matanda. Nakita niya ang mahaba at matalim nitong sugat sa likod. Saan mo ito nakuha? Bakit may sugat? Nabiktima ka ba ng tao? Sabi ko naman sa'yo na huwag mong gagawin yon dahil papatayin ka nila. Sinong gumawa sa'yo? Sinong nanakit sa'yo? 2 araw kang nawala po. Hindi ka umuwi. Nag-alala ko ng sobra. Alam ko kung sinong mananakit sa'yo. Kaya sinugod ko sila. Sinalakay ko ang mansyon. Hinanap kita doon. Pero wala ka. Bakit mo ginawa, lola? Nakilala ka ba nila? Nung nasugatan ka, taganyong tao ka ba sa harap nila? Nalaman ba nilang sikreto mo? Eh, hindi, apo. Pinilit kong tumakas bago ako bumalik sa pagiging tao. Hindi nila pwedeng malaman. Ikaw ang iniisip ko. Mabuti't ligtas ka. Mabuti't hindi ka nila sinaktan. Tumulo na ang luha ni Magda nang sabihin iyon ng matanda. Hindi niya magawang sabihin sa kanyang lola ang nangyari sa kanya. Dahil alam niyang maghihiganti uli ito, mas inisip niyang magpagaling muna ng sugat ang kanyang lola. Ilang araw nang hindi bumalik si Magdalena sa mansyon, kung kaya't nagpadala na si Don Julio ng tao para sunduin siya. Pasensya na. Sabihin mo na lang sa amo mo na hindi ako makakapasok ngayon. Inaalagaan ko ang lola ko. May sakit siya. Kapag gumaling na siya, saka ako babalik. Umalis din kaagad ang lalaki matapos kausapin ni Magdalena. Pagkaalis nito, saka naman dumating si Peter kagaya ng dati. May dala naman itong mga prutas. Hindi niya nahinintay na makapagsalita pa ang binata. Itinaboy niya kaagad ito. Peter, tumigil ka na! Ito na ang huli mong pagpunta dito sa bahay. Huwag ka nang babalik! Naiirita ako sa pagmumukha mo. Naaalibad ba rin ako sa tuwing pumupunta ka dito? Ilang beses ko namang sinabi sa'yo na wala kang aasahan sa akin. Kaya tumigil ka na! Huwag ka nang babalik! Pagkasabi noon, isinarado niya na ang pintuan pati ang mga bintana. Panay ang katok ni Peter. Pilit siya nitong tinatawag para makapag-usap sila. Nagpupumilit ang binata na huwag siya nitong itaboy, pero hindi ito nilabas ni Magdalena. Sinilip niya lang ang binata mula sa maliit na butas ng bintana. Masakit para kay Magdalena ang itaboy ang lalaki, pero natatakot siyang madamay ito sa problema niya. Kasama si Peter sa pagbabalingan ng galit ni Don Julio kung sakali. Kung kaya't naisip niyang ilayo ito habang maaga pa. Ilang araw pa ang lumipas. Ang sakit ni Lola si Naida ay lalong lumala. Hindi gumaling ang sugat nito, lalong nang hina ang matanda. Hindi na rin ito kumakain. Lola, sabihin mo na sa akin kung paano ka gagaling. Anong gamot bang ilalagay ko sa sugat mo? Kailangan mo pong gumaling.
Ikaw na lang ang natitira sa akin. Sabihin mo sa akin, paano kita pagagalingin? Ayaw mo rin kumain. Anong klaseng hayop pa ang gusto mo? Gusto mo ba ng tao? Magpagaling ka po, Lola. Kapag magaling ka na, papayag na akong kumain ka ng tao. Sige, unahin mo si Don Julio. Payag na akong kainin mo siya. Gumaling ka lang po. Lola. Si Don Julio. Kagaya rin siya ni Dante. Pare-pareho sila. Mga hayop sila. Mga hayop sila. Mga demonyo sila. Wala silang awa. Ibibigay ko na sila sa'yo, Lola. Biktimahin mo na sila. Ipayag na ako. Ipagiganti mo ako, Lola. Binaboy nila ako. Mga baboy sila. Bagda, apo ko, sabi ko na sinaktan ka nila. Makinig ka sa Lola. Pangalagaan mo ang sarili mo. Huwag kang papayag na saktan ka uli nila. Paking alerto ka. Huwag mong hahayaan na masugatan ka sa likod. Dahil hindi mo na mapagagaling ang sugat na yon. Ingatan mo ang likod mo. Naiintindihan mo ba ako? Po, bakit niyo po sinasabi sa akin yan? Hindi ko na mapapagaling ang sarili ko. Hinihintay ko na lang ang aking katapusan. Hindi na kita may paghihikanti. Pero ikaw, magagawa mong kumanti. Ipaghiganti mo ang ginawa nila sa'yo. Pagbayarin mo silang lahat, apo ko. Patawarin mo ako kung ako'y matanda na. Kung hindi na kita may pagtatanggol bilang ng aking hininga. Pero bago kita iwan, mahiiwanan ako para sa'yo, apo ko. Hindi po, Lola. Hindi po ako papayag. Hindi mo ako iiwan. Ikaw na lang ang kasama ko. Ayoko po. Ayoko, Lola. Lola. Natigilan si Magdalena nang umubo ng umubo ang lola niya. Sa bawat pag-ubo nito ay lalong bumubuka ang sugat sa likod. Panay ang tagas ng dugo roon, pati na ang pag-ubo ng matanda ay sinabayan na rin ng paglabas ng dugo. Nataranta si Magdalena. Gusto niya nang lumabas ng bahay para humingi ng tulong, pero pinigilan siya ng matanda. Hinawakan siya nito ng mahigpit sa braso. Walang makapagpapagaling sa akin. Halika, lumapit ka sa akin, Magda. Lumapit ka. May bubulong ako sa iyo. Umiyak na lumapit si Magda sa kanyang lola. Gulat na gulat siya nang makitang may iniluluwang itim na bato ang matanda. Lumutang ang batong iyon at diretsyong pumasok sa bibig ni Magdalena. Hindi niya na iyon napigilan. Diretsyong nalunok niya ang batong itim. Lola, ano yun? Ano yung nalunok ko? Niyugyug niya ang matanda para sagutin siya nito. Pero natulala siya nang makitang hindi na humihinga ang lola niya. Dilat ang mga mata at nakabuka ang bibig ng matandang malapit nang malagutan ng hininga.
Lola! Lola! Pumalahaw si Magdalena habang niyayakap ang walang buhay ng katawan ng matanda. Dahil sa pagsigaw niya, nagpumilit namang pumasok sa bahay si Peter na hindi pa rin umaalis. Natulala ang binata nang makita niya ang sitwasyon. Hindi na siya nagdalawang isip na tulungan ang dalawa dahil halos wala na sa sarili si Magdalena. Si Peter ang nag-asikaso ng lahat hanggang sa mailibing ang matanda. Ilang araw na ang lumipas matapos mailibing si Lola Sinayda. Nakaalalay pa rin si Peter kay Magda kahit anong taboy ni Magdalena sa binata. Hindi pa rin ito umaalis sa kanyang tabi. Bakit ka ba nandito, Peter? Sabi ko naman sa'yo na huwag mo na akong balikan. Hindi kita kailangan. Umalis ka na. Hindi na akong dating Magda na kilala mo noon. Ibang-iba na ako. Hindi tayo magkauri. Kahit ano bang sabihin mo, hindi kita iiwanan. Magda, mahal kita. Maghanap ka ng ibang mamahalin na mas karapat dapat sa'yo. Hindi ako yun. Dahil ba yan sa pagiging aswang nyo? Alam ko na ang lahat, Magda. Ano? Sinabi na sa akin ni Lola Sinayda ang lihim ninyo. Nandun ako nung sinalakay niya ang mansyon. Pinigilan ko siya, pero ayaw niyang tumigil. Pero nung sugatan na siya, gumawa ako ng paraan para maitakas siya. Nagganap ako ng mga gamot para sa kanya. Habang wala ka, inalagaan ko siya. Sinabi niya sa akin ang lahat. Pero hindi pa rin yung sapat para itaboy mo ko. Magda, mahal kita. Nangako ako kay Lola na hindi kita pababayaan. Tanggap kita kahit ano ka pa. Hindi mo naiintindihan, Peter. Kaya umalis ka na. Itinaboy pa rin ni Magdalena si Peter. Pero kahit araw-araw niya itong gawin sa binata, hindi pa rin ito nagsasawa sa panunuyo. Dumating ang gabing kabilugan ng buwan, unang gabi ng pagpapalit ng anyo ni Magdalena. Doon niya naintindihan ang hirap ng kanyang lola sa pagiging aswang nito. Halos mapatid ang litid niya sa pagpipigil ng sigaw habang nagsasaaswang. Nang tuluyan na siyang maging aswang, kaagad siyang tumakbo sa mga alaga nilang hayop para maibsan ang hapdi ng kanyang sikmura. Habang kumakain ng buhay na hayop, naisip niya si Don Julio at ang kahayupang ginawa nito sa kanya. Kumanta ka, Don Julio. Oras na ng aking paniningil. Sa akin ka naman matatakot ngayon. Ipararanas ko sa'yo ang matinding bangungot na kahit gising ka, mararanasan mong matakot. Ikaw naman ang makatitikim ng galit ko! Nagbalik na sa mansyon si Magdalena. May dala siyang tatlong buhay na manok. Kaagad niyang pinuntahan si Don Julio sa opisina nito. Don Julio, pasensya na po kayo kung ngayon lang ako nakabalik. Tinapos ko po muna ang aking pagluluksa. May dala akong manok para po pakonsuelo sa araw na hindi ko pagpasok sa trabaho. Oh. Akala ko nga hindi ka nababalik eh. Mabuti't naisipan mong bumalik dito. Nakapag-isip-isip ka na ba ng mabuti sa mga iniaalok ko sa'yo? Kung paano mapapadali ang pagbabayad mo ng utang? Opo, naisip ko pong tama po kayo. Gusto ko rin makabayad ng mabilis. Ganyan. Dapat nga yung ganyang mindset. Dapat iniisip mo ang future mo. Huwag yung puro ka na lang drama. Hindi naman yan makakatulong sa pag-asenso mo. Isipin mo na lang kung paano ka makakaahon. Ngayong wala na ang lola mo, mag-isa ka na lang sa buhay. Wala ka ng ibang magiging santalan, kundi ako. Bakit ka nga pala nagdala ng manok?
Marami akong manok sa farm. Eh, hindi bali, hayaan mo na. Ipadadala ko na lang yan sa farm mamaya. Kukulangin po kasi mga alaga niyong hayop kung sakasakali. Kukulangin? Kalokohan! Sumilay ang nakatatakot ng ngiti ni Magdalena dahil sa kanyang naiisip. Alam niyang hindi maiintindihan ni Don Julio ang kanyang binabalak. Pero hindi pa man naisa sa katuparan, nag-uumapaw na ang tuwa sa kanya. Nabaling ang atensyon nila sa pintuan nang bigla itong magbukas. Pumasok sa opisina ang asawa ni Don Julio na si Doña Claridad. Julio, nabalitaan mo na ba ang nangyari sa farm? Bakit? Anong nangyari? Nilusob daw ng mababangis na hayop, sabi ng mga tauhan natin. Maraming namatay sa mga alaga natin. Wala nang mga bitukang mga hayop na natagpuan nila. Ano ba namang kamalasan yan? Karamihan sa biktima ay mga 45 days na manok. Kailangan pa naman nating magdala ng mga supply sa binabagsakan natin ng manok. Papaano na yan? Gawan mo ng paraan, Julio! Natigilan sa pagsasalita ang ginang nang matuon ang paningin niya kay Magdalena. Sino naman ito? Anong ginagawa niya sa opisina mo? Saka bakit niya dinala dito sa loob ang maruming manok na yan? Siya si Magda, apo ni Sinayda. Ilang araw na siyang nagtatrabaho dito. Di mo lang nakikita kasi panay kang wala. Huwag mo nang problemahin ang farm. Pupuntahan ko mamaya. Nagtatrabaho rito ang babaeng ito? Ano naman ang trabaho niya? Nakakandong sa'yo? Palisin mo siya! Hindi siya pwede dito sa bahay! Kung magtatrabaho siya, bagay siya doon sa farm. Kasama ng mga hayop doon. Hindi ka pwedeng tanggap ng tanggap ng kung sino-sino na wala akong alam. Pinag-usapan na natin yan dati pa, Julio. Oo na, bunganga mo. Halika na! Magda, dalhin natin sa farm ang dalamong manok. Nakipagtitiga ng malalim si Magda sa asawa ni Don Julio bago niya iniwan ang opisina. Nanlaki ang mga mata ng babae dahil sa pagkainis sa kanya. Bago niya itutuluyang iwan, nginitian niya pa ito ng nakakaloko dahilan para lalong manggalaiti ang babae. Pagdating nila sa farm, nakatingin lang si Magda sa tumpok na patay ng mga hayop. Napailing siya sa nakita. Halos kasing taas niya ang tumpok na yun. Napabuntong hininga lamang siya pagkatapos ay nakapagsalita ng mahina. Hindi ko alam na ganyang karami ang nakain ko kagabi. Masyado pala akong nagutom. Hindi naman ganun kasarap ang mga alaga nila. Pero naparami pa rin ako ng kain. Sa susunod, titikman ko naman ang mga baka nila. Napalingon siya kay Don Julio nang lumakas ang boses nito dahil sinasabon sa galit ang mga tauhan niya. Sinisisi nito ang mga tauhan dahil sa kapabayaan sa trabaho. Pinagmasdan niya lang ang lalaki hanggang matapos sa paninermon. Maya-maya, bumalik na uli ito sa sasakyan. Pagkalapit nito, iniabot niya ang dala niyang manok. Ano yan? Bakit sa akin mo ibinibigay? Iabot mo doon sa mga tauhan ko! Regalo ko. Pasimulan mo ng bagong alaga. Pares naman ito. Kaya dadami sila. Lalong nainis ang lalaki. Nagsindi ito ng sigarilyo. Sumandal na rin muna sa sasakyan habang sunod-sunod na nagbubuga ng usok. Alam mo nung nakaraan, sinalakay ang mansyon ng mababangis na hayop. Hindi ko alam kung anong hayop yun. Doon ko lang nakita yun. Palagay ko hindi yun basta hayop lang. Iniisip kong baka aswang yun. Baka aswang din ang sumalakay sa mga hayop sa farm. Dapat yung mahuli. Baka maubos ang mga alaga namin. Naniniwala ka sa aswang? Kwentong barbero lang yun ah. Bata ka pa kasi noong naglipa na sila. Iwan mo na yung manok mo.
bumalik na tayo sa mansyon. Mag-iisip ako ng patibong para mahuli ang aswang na yan. Babalik na agad sa mansyon? Ayaw mo bang magpalamig ng ulo? Kahit sandali lang. Tiningnan pa ni Magdalena nang mapang-akit na tingin ang lalaki na kaagad naman itong nakuha ang gustong iparating. Sumilay ang malapad na ngiti ni Don Julio. Ah, ilang araw kang nawala. Pero ibang-iba ka ngayon na. Pinahahaga mo ako. Marunong ka magtanggal ang init ng ulo ko ngayon. Gusto ko yan. Sige, dumaan muna tayo sa malamig na lugar. Sumama si Magdalena kay Don Julio bilang parte ng kanyang plano. Hindi niya alam na ganung kadali mahulog ang lalaki sa patibong niya. Habang nasa biyahe, naging madaldal si Don Julio, hindi kagaya nung una siyang dinala sa gubat. Panay ang tanong nito kung saang hotel ba niya gustong pumasok. Hotel? Nakakatawa. Nung una hindi mo ko tinanong. Ayos lang sa akin. Kahit sa damuhan lang ulit. Ano ka ba naman? Dati kasi, alam kong aalma ka pa. Pero iba ngayon, di ba? Kapag ganyan ka ng ganyan, mapapabilis na makabayad ka ng utang. Kapag nagipit ka, pwede ka namang umutang uli. Sabihin mo lang sa akin, hindi kita pagdadamutahan. Sige, pag-iisipan ko. Pagkarating nila sa hotel, parang nakainom ng kakaibang bitamina si Don Julio. Naging agresibo agad ito. Teka, sandali lang. Maliligo na muna ako. Habang naghihintay ka dyan, uminom ka muna ng kape. Ipagtitimpla kita. Ayoko kasi na makatulog ka. Kaya dapat sa'yo, kape. Kahit ano pang ipainom mo sa akin. Ayos lang. Sige, bilisan mo maligo, ha? Talaga ba? Kahit ano? Masarap naman ako magtimpla ng kape. Kahit papano. Matapos niyang ibigay ang kape sa lalaki, pumasok na siya sa banyo. Ipininid niya ng bahagya ang pinto upang makita ang ginagawa ni Don Julio. Lumapad ang ngiti ni Magdalena nang makitang ininom ni Don Julio ang kape. Ano kaya ang magiging reaksyon niya kapag makikita niya ang sarili niya na kinakain ng mga alaga nilang hayop? Itatakwil kaya siya ng pamilya niya kapag nalaman nila na aswang siya? Kung maaga lang sanang sinabi sa akin ni Lola na kayo pala naming manghawa sa pamamagitan lang ng laway. Matagal ka na sanang naging aswang, Don Julio. Umabot pa ng ganito katagal. Pero ayos lang, matutuwa pa rin ako kapag nakikita ko na ang paghihirap mo. Hindi ka pa naman marunong magpigil ng sarili. Kaawa-awa ka. Ilang gabi na ang dumaan matapos hawaan ni Magdalena ang pagiging aswang ni Don Julio. Matyaga niyang hinintay ang kabilugan ng buwan. Sa gabing iyon, buo na ang pagiging aswang ng lalaki. Nasa aswang siya ng gabing iyon, maliwanag ang buwan. Nakaantabay siya sa kaganapan sa loob ng mansyon. Nasa di kalayuan siya, pero tanaw pa rin niya ang mga tao sa mansyon. Malinaw ang paningin niya, ganun din ang kanyang pandinig kapag nasaan yung aswang siya. Hindi siya makapaghintay sa pagpapalit ng anyo ni Don Julio. Sabik na sabik siyang makita ang reaksyon nito. Maya-maya, narinig niya ang pagkakagulo ng mga tao sa loob ng mansyon. Narinig rin niya ang malakas na pag-atungal. Nagsisisigaw ang mga tao. Nagtakbuhan sila habang isinisigaw na may aswang na nakapasok sa loob. Kitang-kita niya kung paano pinagkaguluhan ng mga kalalakihan si Don Julio. Pinagbababato ito ng sariling mga tauhan.
Hinagupit hanggang maitaboy palabas ng mansyon, nakita ni Magdalena na dumiretso si Julio sa farm. Kaagad niya itong sinundan. Pagdating doon, pinanood niya lang ang lalaki habang nilalantakan ang mga alagang hayop. Hindi rin ito mapigil ang sarili sa kagutuman. Hindi na ito nag-iisip ng tama. Puro panginginain na lamang ang ginagawa nito. Nang mabusog si Don Julio, unti-unti na itong nahihimasmasan. Napalingon ang lalaki nang marinig ang pagsasalita ni Magdalena habang papalapit. Kumusta ang unang gabi ng pangangain mo? Masarap ba? Galit na sinugod siya ni Don Julio. Pero sa pagkakataong iyon, magkasing lakas na sila kung kaya't nagawa niyang ipagtanggol ang sarili. Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako naging ganito? Bakit ako naging halimaw? Matagal ka ng halimaw, Don Julio. Ngayon lang lumantad. Sabi ko naman sa'yo, alagaan mo ang ibinigay kong manok dahil kakailanganin mo yun. Hindi ka pwedeng maubusan ng pagkain. Matuto kang magtipid. Magsipag ka sa pag-aalaga ng hayop. Baka hindi mo mapansin, hindi na pala hayop ang kinakain mo. Magdalena! Aswang ka! Hinawaan mo ko! Wala kang kasing sama! Pagbabayaran mo ito! Malalaman ng lahat ang sekreto mo na isa kang salot! Ikaw pala ang salot na sumalakay sa amin! Talaga ba? Sino kaya ang naabutan ng mga tao at matutuklasan ang pagiging aswang ngayon? Nang marinig ni Magdalena ang ingay ng mga taong papunta sa farm, mabilis siyang umalis at naiwan doon si Don Julio. Nagkubli siya sa puno. Mula roon, pinanood niya ang sumunod na mga mangyayari. Nasaan yung malaking aso si Don Julio at hindi mapakali? Hindi nito malaman ang gagawin. Naabutan siya ng sariling mga tauhan doon. Panay ang angil ni Don Julio. Nakita ni Magdalena ang takot sa mga mata ng lalaking yun nang makita nitong napaliligiran siya ng mga kalalakihan habang nakaamba sa kanya ang dala nilang patalim. Pinagtulungan siyang hulihin ng mga tauhan niya. Patuloy pa rin sa panlalaban si Don Julio. Sugat-sugat ang katawan nito nang makatakas sa mga tauhan. Sinunda na lang ni Magdalena ng tingin si Don Julio hanggang sa makalayo ito. Ngayon, pareho na tayo ng kalagayan, Don Julio. Walang mayaman at walang mahirap sa pagiging aswang. Pareho tayong makararanas ng hirap ng sampang ito. Ang pinagkaiba lang natin, masama pa rin ang ukali mo. Ilang araw na si Magdalena sa bahay niya, hindi siya bumalik sa mansyon. Wala rin namang sumusundo sa kanya na mga tauhan ni Don Julio. Kaya naisip niyang mukhang tumigil na ang lalaki. Hindi na rin siya nakibalita pa rito, pati sa nangyari sa mansyon. Isang araw, habang abala si Magdalena sa pagpapakain ng mga alaga niyang hayop, biglang may humablot sa braso niya. Dali-dali siya nitong dinala sa loob ng bahay. Pagkapasok ay isinarado ang pinto. Don Julio, anong ginagawa mo dito? Maaabsolto ka sa mga utang mo sa akin. Sabihin mo lang kung paano maalis ang sumpang ito sa akin. Hirap na ako, Magda. Ayoko ng ganito. Alisin mo ang pagiging aswang ko. Wala na yung pag-asang maalis. Dala mo na yan hanggang sa kamatayan mo. Tanggapin mo na lang. Dapat lang din naman na mangyari yan sa'yo. Bagay sa ugali at kahayupan mo. Malakas na sampal ang natamo ni Magdalena mula kay Don Julio. Pagkatapos ay sinuntok pa siya nito sa sikmura, dahilan para bumagsak siya sa sahig.
Biglang nagbago ang kulay ng mata ni Magdalena dahil sa galit sa lalaki. Sabay silang nagpalit ng anyo mula sa pagiging tao, naging mabangis na aso. Naglaban ang dalawa at walang nagpapatalo. Nagkasira-sira ang mga gamit sa loob ng bahay. Pati na ang bintana ay nasira na rin. Natigilan ang dalawa nang makitang may nakatingin sa kanila. Mabilis silang nagtago at nagpalit ang anyo. Bumalik sila sa anyong tao. Bisit! Nakita pa ko ni Edna! Akala ko'y nakadayop na ang chismosang alalay ni Claridad! Tsak na magsusumbong yun sa amo niya! Hindi pa tayo tapos, Magda! Babalikan kita! Hindi ako titrigal hanggat hindi mo naalis ang sumpang ito sa akin! Pagkasabi niyon, umalis si Don Julio. Sinundan nito ang katulong na si Edna. Parang tanga din yun. Kung alam ko kung paano aalisin ang pagiging aswang, uunahin ko ng sarili ko siyempre. Ano to? Kinusto ko? Tutulungan ko siyang maging normal na tao uli? Tapos ako hindi? Akala ko pa naman matalino siya. Bobo rin pala. Teka, si Aling Edna, baka kung anong gawin ni Don Julio sa kanya. Nang maalala ni Magdalena ang babae, dali-dali niyang sinundan ang dalawa. Kinabahan na siya, baka hindi na makapag-isip ng tama si Don Julio at malapa na nito ang babae. Hinagilap niya ang dalawa at nakita niya silang naghahabulan sa gilid ng bukid. Nasa anyo ng malaking aso si Don Julio habang hinahabol si Aling Edna, napanay ang sigaw ng tulong. Kaagad din nagpalit ng anyo si Magdalena sa pagiging aso. Mabilis niyang dinamba ang lalaki. Nag-angilana naman sila. Pilit na itinataboy ni Magdalena si Don Julio habang nagpupumilit ito na salakayin ang babae. Ah! Sus ko! Anong klaseng mga hayop kayo? Ay bakit nalilisik at namumula yung mga mata nyo? Ay naglalaway pa kayo ng malapot! Ay! Nauulol na yata kayo! Layuan nyo ako! Ay! Huwag nyo akong lapitan! Ay wala na talagang pinipili ang mga ligaw na hayop! Ay kayo rin sigurong sumalakay dun sa bahay ni Magda! Ay kitang-kita ko kayo! Kawawa naman yung babaeng yun! Baka pinatay nyo na siya! Kailangan kong makahingi ng tulong! Pilit na inarangan ni Magdalena ang daan para hindi mahabol ni Don Julio ang babae. Nang makalayo na ang babae, saka bumalik sa pagiging tao ang dalawa. Buti hindi ako nakilala ng walang utak na babaeng yon. Dahil kung hindi, lalapain ko talaga siya. Bakit ba sunod siya ng sunod sa akin? Magda! Ipinagtanggol mo pa ang babaeng yon! Panigurado naman akong kapag nalaman niyang aswang ka, hindi rin yun magdadalawang isip na isuplong ka sa mga kababaryo natin. Sa uli, tayo pa rin ang dihado dito. Kasalanan mo ito. Kaya gumawa ka ng paraan para mawala ang sumpang ito! Ikaw na lang ang maghanap ng paraan para gumaling ka. Bahala ka sa buhay mo! Pagkasabi niyon, iniwan niya ang lalaki. Naglakad siya pauwi ng bahay. Nasa kaligitnaan na siya ng daan nang marinig niya si Peter na tinatawag siya. Napakunot naman ang noo niya. Magda! Hintayin mo naman ako! Saan ka ba galing? Papunta talaga ako sa bahay niyo. Dadalan sana kita ng prutas. Sabi kasi ng lola mo, paborito mo raw ang orange. Bagong dala ito sa tindaan namin mula pa sa Manila. Masarap ito. Matamis. Peter, hindi ka ba nagsasawa sa ginagawa mo? Ako kasi naiirita na talaga. Hindi ka ba natatakot sa akin? Alam mo, aswang ako at hindi na ako gagaling. Buong buhay ko nang dala ito. Maghanap ka na lang ng ibang babae. Madami namang iba dyan. Eh,
Pwede nga lang ibaling sa ibang nararamdaman ko eh. Bakit hindi? Kaya lang, alam mo kasi Magda, hindi naman talaga natuturuan ang puso eh. Eh sa ikaw ang mahal ko, anong magagawa ko? Tsaka bakit naman ako matatakot sa'yo? Di ba nga nung buhay pa ang lola mo, hindi ka rin naman natatakot sa kanya. Kahit alam mong aswang siya, inalagaan mo siya, ibinibigay mo ang pangangailangan niya. Tsaka kahit aswang si lola, hindi naman siya kumain ng tao, di ba? Tingnan mo nga, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Kaya bakit ako matatakot? Alam ko naman na hindi mo ko kakainin. Talaga ba? Paano kung kainin nga kita? Hindi ka pa rin matatakot? Paano ako matatakot kung kinakain mo na ako? Wala na akong alam dun. Kasi nasa tiyan mo na ako. Tsaka hindi ako naniniwala na magagawa mo yun. Bahala ka nga sa buhay mo. Magda, sige na. Huwag mo na akong itaboy. Tatanggapin ko naman lahat sa'yo eh. Kahit mag-anyong dragon ka pa, Magda. Ewan! Bahala ka sa buhay mo! Ilang linggo pa ang lumipas, hindi pa rin nagsawa si Peter sa panunuyo kay Magdalena. Lalong dumalas ang pagpunta ng binata. At minsan, inabot pa ito ng gabi doon. May mga pagkakataong nasasaksihan ni Peter ang pagbabagong anyo ni Magdalena. Pati na ang panginginain ito ng mga buhay na hayop. Pati na ang pinakasukdulan sa pagiging aswang niya tuwing bilog ang buwan ay nasaksihan din ni Peter. Pero hindi siya nito iniwan. Awa naman ang naramdaman ni Peter sa kanya, bagay na ayaw ni Magda na ibigay sa kanya ng iba. Pero dahil sa kalagayan niya, lalo niyang naramdaman ang pagmamahal ni Peter sa kanya. Bakit ba ang kulit mo? Bakit ba ayaw mo akong tigilan? Hindi ako nararapat sa'yo, Peter. Piliin mo magkaroon ng normal na buhay. Please, huwag ako. Awa lang ang nararamdaman mo sa'kin. Huwag mo akong kaawaan. Magda, mahal kita. Hindi kita kinakaawaan. Gusto talaga kita eh. Ikaw ang gusto kong makasama habang nabubuhay ako. Masama ba yun? Ngayon ganyan ang iniisip mo. Paano ang bukas? Anong bukas? Bukas, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Pangako yun. Kung sakaling maging tayo, magkakaanak tayo, tapos ano? Magiging aswang din sila? Hindi pwede. Huwag na nating dagdagan ng lahing hindi pwedeng dumami. Kalimutan mo na ako. Umalis ka na, Peter! Kahit anong sabihin ni Magdalena, hindi pa rin niya magawang itaboy si Peter. Kaya nakaisip siya ng paraan para tumigil na ito. Nagsinungaling siya rito. Hindi na tayo pwede. Kasi may iba nang nakakuha sa akin. May relasyon kami ni Don Julio. Kaya palagi siyang pabalik-balik dito. Tama ka. Mag-isa na lang ako sa buhay. Kaya ginamit ko ang isip ko. Mas pinili ko yung taong may pera. Dahil mapapangalagaan niya ako. Mapoprotektahan niya ako. Pero ikaw, hindi mo yun magkakuha sa akin. Madadamay ka lang sa sumpa ko. Pasensya ka na, Peter. Ano? Pumatol ka sa mata pobre ngayon? Magda, naririnig mo bang sinasabi mo? May pera siya, Peter. Matatapatan mo bang kayamanan at impluensya niya? Diba hindi? Hindi na nakasagot pa si Peter sa kanya. Kitang-kita niya ang panlulumo nito habang umaatras paalis ng bahay. Pagkalabas ni Peter, kaagad niyang isinerado ang pinto, saka ibinuhos ang pag-iyak.
Sorry, Peter. Sorry. Pero ayoko na talagang madamay ka pa sa lahat. Ayoko rin na ikaw ang umako sa kayo pang ginawa sa akin ni Don Julio. Hindi mo pwedeng panagutan ang ginawa niya sa akin. Ako lang to. Ako lang ang mag-isa na dapat na magtaguyo dito. Hindi ka na dapat pa na madamay. Hawak ni Magda ang kanyang tiyan habang umiiyak. Pilit niyang itinatago ang ilang buwang pagdadalang tao na bunga ng pangahalay sa kanya ni Don Julio. Pero alam niyang paglipas ng buwan, hindi niya na magagawang itago pa ang lumalaking tiyan. Mas pinili niya ang mabuhay na mag-isa kesa ang makapanakit ng ibang tao. Habang lumalaki ang tiyan ni Magda, naging tampulan siya ng chismis ng mga kababaryo. Hinayaan niya lamang iyon dahil alam niyang lilipas din ang mga araw. Ang chismis ay matatabunan din. Hinintay niya lang na humupa ang mga chismis tungkol sa kanya. Napalitan iyon ng kwento tungkol sa pambibiktima ng asuwang sa kanilang lugar. Kumalat hanggang kabilang baryo ang pasaling-saling na kwento na may mga asuwang daw na nambibiktima ng mga alagang hayop at tao.